Okay mga paps, in this video is mag-unbox tayo ng ating binili na cordless impact wrench na Hoyoma Japan. Bali, nabili lang natin siya mga paps sa halagang 3,100 pesos. So, ang laman niya sa loob is dalawang battery, isang charger at isang 22mm na socket wrench. Bali, ang model ng impact wrench na to is HT-CIW20V2V-VL. So, bubuksan na natin mga paps para may test natin kung gano'ng kaganda yung power tools na to. Mga paps, ito na yung ating impact wrench. Meron na siyang kasamang hard case. Then, bubuksan na natin para makita natin yung laman sa loob. Bali dito, meron siyang dalawang lock. So, ipu-pull up nyo lang itong lock na to para matanggal. Pull up nyo lang. And then, pag binuksan nyo, ito yung laman niya sa loob. Bali, meron siyang manual. Tinanggal ko lang kanina. And then, sa likod ng manual, meron siyang kasamang pin at yung rubber lock ng pin para hindi matanggal doon sa socket wrench na 22mm. Bali, dito yung nilalagay. May butas dyan. And then, ilalagay mo yung rubber. So, ito yung kasama niyang battery. Bali, dalawang battery, isang charger. Ito yung ating impact wrench. Meron siyang switch dito para sa left and right rotation. Ayan. And then meron na din siyang LED lights. Then napakaganda rin ng kanyang handle grip. Rubberized siya. And then napakaganda ng quality ng plastic dito sa kanyang body. Ayan, Hoyoma Japan. Bali dito pala mga paps, meron siyang selector switch dito. Ito. Yung first na pindot nyo dyan is yung pinaka mabagal na ikot. Yung pangalawa is yung mas mabilis. And then yung pangatlong pindot nyo is yung pinaka mabilis. Okay, ganito lang ilagay yung kanyang battery mga paps. Ilagay nyo lang dito, then slide nyo lang siya hanggang sa mag-click siya. Ayun, ibig sabihin nakalock na siya. So, titest na natin. Ayun, gumagana yung kanyang LED light. Para sa gabi, kahit madilim yung working area nyo, may ilaw siya. Okay, yan. Ilagay na natin yung battery. So, kuha lang tayo ng socket wrench dito na 18mm para ma-test natin sa ating motor kung gaano siya kalakas. Ayan mga paps, napalitan na natin ng 19mm na socket wrench. So, pwede na natin subukan dito sa ating axle ng ating Honda Click 125. Subukan natin. Ayan mga paps, ang bilis niyang matanggal yung nut ng ating axle. So, susubukan naman natin yan ng bike fit. Balik natin. So, yung selector natin is yung pinaka mabagal lang. Kitan natin. Para makasiguro tayo na malakas dun sa kotse natin susubukan. Okay, ilagay lang natin tong pambukas ko ng gulong dahil ibang klase yung ating bolt. Check lang natin yung rotation kung tama. Okay, tama. Ayun. Ayan mga paps, ganun lang ang lakas niya. Then pag ibabalik natin, ayan, pag sigurado yung nailagay nyo na, pindutin nyo lang yung select rotation switch. Check nyo. Tama. Then ilalak na natin.